Hello mga Trops! Ganito ba ang eksena tuwing gumagamit ka ng mga online meeting software kagaya ng Zoom? Pwes, ngayong araw, meron kami isishare sa inyo ni Cel na tiyak na makakatulong sa inyo. Cel, pasok! Hello mga Trops! I am Cel at ngayon, tuturuan namin kayo kung paano mag-cancel ang mga noises sa background gamit ang isang software. So, ang software na gagamitin natin ngayon ay ang CRISP. So, ano nga ba ang CRISP? Ang CRISP ay isang Artificial Intelligence or AI application or software na nakaka-recognize ng mga noises sa background ninyo through your microphone or kung anong device na gamit ninyo. At ang specialty nito ay kaya niyang maka-cancel or ma-mute ang mga noises na yun. Take note, magkaiba ang voice sa noise. So, ititira lang ni CRISP ang voice at i-mute niya or ika-cancel niya ang mga noises sa paligid. Ang noise ay mayroong high and low frequency. Nandyan siya. Pero, ang voice natin ay nasa middle frequency. So, ang gagawin ni CRISP ay tatanggalin niya ang nasa high and low frequency. At ititira niya ang nasa middle frequency, which is yung voice lang natin. Nga pala mga Trops, reminder lang, hindi ito advisable para sa inyong mga video recordings, mga song covers, or mga vlog recordings ninyo. Kasi, gaya ng sabi ko nga kanina, tinatanggal niya ang high and low frequencies. Pero, kung gagamitin nyo naman ito sa inyong mga video conferences or video meetings, gaya ng mga Zoom, ng Skype, at kung ano-ano pa ng mga apps, para sa inyong mga meetings, ay pwedeng-pwede ito. Gusto nyo ba ng proof para rito? Mag-play ako ng music at pakinggan ninyo. O diba? Naririnig niyo pa ba? Wala na, di ba? So, yan ang power ng CRISP. Kaya mag-stay lang kayo hanggang dulo ng video nito. So, ngayon mga Trops, ipapakita namin sa inyo kung paano i-install ang noise cancellation software na ito. So, ngayon, dito sa link na ito na pinaprovide namin, makikita nyo rin ito sa description box sa baba. Kakopi nyo siya at ipipaste lang sa browser. Then, enter. Ayan. May makikita kayo dyan na download button. At click nyo yung download. Ayan. Makikita nyo, naka-download na siya. Ayan, nag-download. Pero, nag-ready na kami ng downloaded na CRISP software. So, itong downloaded na to ay tatry na nating i-run. So, natapos ng installation, click na yung finish button. So, makikita nyo sa system tray ng screen na to ay nandito na yung logo ng CRISP. Ayan. So, you need to sign in or sign up para ma-open mo yung CRISP. And just click it. Ngayon, pupunta tayo sa CRISP website para explore yung pricing niya. Ayan. Kung makikita nyo, dito ay may button na pricing. Just click it. Ayan. So, meron siyang different versions. Merong free, pro, teams, and enterprise version. So, syempre, para sa mga low budget na walang pambayad, like this, $5 per month ka magbabayad. So, kailangan is free. May tuturo kami sa inyong life hack
for free trial version na makukuha niya rin ang mga features ng Pro, Team, at Enterprise version ng Crisp. So, para mangyari yun, na makuha niyo yung mga features nila, kailangan nyo ng temporary working email. Kung ayaw nyo ng sarili nyong account na email ang gamitin, syempre kailangan mo ng mga temporary account. So, may inahanda kami para sa inyo na link na makikita nyo sa description below para sa temporary emails. So, ang pangalan ng website ay TempMail. Buksan nyo ulit ito sa browser, click enter. So, pag nakapunta na kayo sa TempMail website, ay makikita nyo yung generated temporary email address na ilalagay nyo doon sa Crisp. At ito ay mayroong expiration. Naglalast lang siya for 10 minutes. So, kailangan bilisan nyo yung process. So, yan. Ika-copy nyo yung email address na may provide ni TempMail at ipipaste nyo siya dito sa Crisp. Then, click the continue button. So, makikita nyo rito, sinabi niya, i-check your email. So, ang kinagandahan sa TempMail ay meron din siyang inbox. Yun, nakita nyo, merong Crisp verification code sa email. At click mo yun. Yan. So, you need to verify your account, sabi ni Crisp. So, to verify your account, you need to copy the code na pinrovide ni Crisp, then paste it. There. Then click the enter button. Yan. Then sabi ni Crisp, you're now signed in to Crisp. So yan. May time na mag-exit or mag-close yung application ni Crisp. Kaya ang kailangan niyang gawin ay mag-sign in again. So magde-direct siya sa isang page na yung katulad din sa kanina. Yan, you are now signed in to Crisp. And there you go. Pwede na siyang gamitin. So ngayon naman, tuturuan namin kayo kung paano i-select yung mic na ina-noise cancel ni Crisp. Yan. So dito, makikita nyo na ang gagamitin nating mic is yung laptop mic. So naka-default na si laptop mic. If meron din kayong ibang device na ini-input or gagamitin, pwede nyo rin i-select yung device na yun. Yun, ganun lang kasimple. So ngayon, ay tuturuan namin kayo kung paano i-set up ang Crisp sa Zoom. Let's open the Zoom app. And sa Zoom app, makikita nyo itong settings button, then click. Then punta kayo sa audio. Ngayon, makikita nyo rito ang options para kay speaker at para kay microphone. Ngayon, click nyo na tong drop-down menu for speaker at choose nyo ang Crisp speaker. Bakit? Para ika-cancel ni Crisp yung noise ng mga kausap nyo. Then sa microphone naman, ganun din. Choose Crisp microphone. Bakit? Para ika-cancel ni Crisp yung mga noise na maririnig niya through your microphone. Then after nun, para ma-confirm natin kung ginagamit talaga ni Zoom si Crisp, so yun, makikita nyo itong nakalagay dito ng used by Zoom meetings at yung may green na circle dun. Then, make sure na naka-toggle tong remove noise. So yan, tagal natin si remove noise. So yan, maka-cancel na ang mga background noises na gamit ang Crisp application para sa Zoom meetings ninyo. So ayun mga trops, I hope na lubos kayong matulungan ng senior naming life hack sa video na ito. Mapastudyante, teacher, or businessman ka man. Pero bago ako magtapos sa video na ito, nais ko lang iwan ang mga katagang galing sa Biblia. At ito ay matatagpuan sa Mark chapter 4 verse 37 to verse 39. At ito ang sabi. Jesus calms the storm. Verse 37. A furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Verse 38.
Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" Last verse, verse 39. He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. So, ayan mga trops, lagi lang nating tatandaan na kahit na anong gulo, noise, o mga matataas na waves, o bagyo ang dumating sa ating buhay, sabi nga sa mga verses na ito, tanging si Jesus lamang ang makakapigil rito. So, paano ba yan mga trops? Kita-kisa lang tayo sa aming next video. Bye-bye!